Okay, welcome back guys. Good afternoon. It's been a while. Today's video, papakita ko sa inyo kung papaano tayo nag-force molt ng ating mga young birds or ng kalapate in general. Uy nga guys, bakit nga ba natin pina-force molt ang ating mga alagang kalapate? So bakit nga ba tayo nika-force molt? Number one lang reason yan. Kaya tayo nika-force molt ay para magkaroon ng advantage yung ating kalapate sa ating mga kalaban pagka kumakarera na. Kasi imagine mo naman kung yung kalapate mo mayroong kulang na pakpak, na bagwis, or na natatanggal yung sa may leg dito. Napakalaking disadvantage nun sa pagkakarera. For example, compare mo na lang yung ibon, yung kalapate mo sa aeroplano. So, tingin ba yung aeroplano pag mayroong butas yung papakilipad nila? Hindi, di ba? Pero may mga iba tayo. Dati nung araw din, naglilipad ako ng kalapate na mayroong butas yung papak. Pero I noticed na hindi naman sila talaga nag-excel pagka ganun kulang ang mga balahibo or papak nila. So, over the years, naka-develop tayo or nakakapanood tayo ng mga gumagamit ng mga lightning, darkening system para i-accelerate yung mga mold ng kalapate natin. So, yung sa akin, yung system na nakuha ko or natutunan ko sa ibang tao, it's light system. You know, kasi gumagamit tayo ng ilaw doon. So, ngayon, papalawanan ko sa inyo ng kaunti para naman maintindihan nyo or para naman may-apply nyo dyan sa whichever part of the world you are, kasi sayang din naman yun, makakatulong, you know, why not, diba? Tsaka nagawa ko naman, work naman sa akin, so hopefully mag-work din sa inyo. Okay, so ganito lang yun. Okay, so babalik tayo again. Okay, so yun nga guys, so unang-una natin na nagagawin pagka yung mag-force molt is make sure na right after na winin nyo yung kalapate nyo from their parents, kailangan ang ilaw is 24/7 ang ginagawa ko kasi nga tinatamad tayo, or you know, I think a couple of these lights naka-turn on naman siya nung according to dun sa schedule na lang, kasi nga doon tinable to mga ang ilaw. But para sa akin, sabi ko, kumana ko na lang 24 hours to, wala namang problema kasi hindi magkaroon kalakas kumain ng kuryente. You know, so yun, number one po yun. Once na mag-win yung kalapate, kailangan ng ilaw is 24/7. For me, nasa sa inyo yan kung anong gusto yung gawin. Pwede nyo gahin to na mayroong timer or naka-set up sa cellphone nyo na pwede nyo turn off kahit na saan mga kayo para sa baby, or meron ko yung patay ng ng ilaw na na-turn on. Pero ang importante po sa kanila is longer light na. Kailangan longer light na. And then, while longer light, for example, nag-13 ng November, nag-sipag-itluga ng mga December na pisan, within December time, within period, mas maganda yun kasi mas matatanda yung mga kalapate natin. So, yun nga, na-win nyo na yung mga young birds dun sa parents nila. So, ang number one yung gagawin is try nyo na po silang i-settle. Settle nyo na sila. I-settle nyo na hanggat bata pa. So, ang ginawa ko, dahil na medyo late din ako makapag-breed din, ang ginagawa ko ngayon is, ipapasok sila dito sa young bird section, and then, naka-viewing lang sila ng naka-viewing. Before talaga, pinalilipad ko sila. Mas maganda po pinalilipad nila. At least, trini-training nyo yung kalapate for at least 5 miles man lang. Hindi nyo kailangan lumayo ng todo. Yung iba ginagawa po yun, I'm pretty sure. Pero kung magagawa nyo yun, that's good. Kung may time po yun. Dahil po sa akin, wala po akong time. Ang ginagawa ko lang po, yung pinipin ko sila sa schedule ko. So, mapalo-apply nyo dito sa bahay muna yung kalapate nyo. Mas maganda rin yun. Maganda rin yung way na yun. Pero, yun nga. Ang gawin nyo, pagkawin, ilaw. Tapos, sanayin nyo na agad lumipad rito around the loft yung kalapate. And then, keep lang po yung ilaw na yun sa the whole time.
And then, makikita nyo pag ready ng i-force mold yung kalapate. Okay, so, eto na po yung part na ginagawa ko. Before, ginagawan ko po sila na kinugupit yung mga ano, yung 9 and 10 primary flight. Pero, ngayon, the last 5 years, nag-stop na po akong gawin yun. Kasi, may mas maganda pong way na ano na para i-force mold yung kalapate. Binubunot ko pa rin po, don't get me wrong, pero hindi ko na pinuputulan kasi hindi na po necessary yun. I don't think it's necessary. Even po yung nakita ko kay Panier, ito po yata yun. Yung pinuputok daw yung mga ano, yung mga tawag dito, yung mga flights. Sa akin, hindi ko ginawa yun. Ginawa ko lang po yung ginugupit. And then, on the 13th day, ginugupit ko na yun. Kaya lang napag-isip ko na hindi lahat ng kalapate sabay-sabay pinanganak. Tsaka iba-ibang klase yung body system ng mga kalapate. So, dati sabay-sabay ko silang ginugupitan at binubunutan. Kaya lang, nagkaroon tayo ng malaking problema doon. Yung binunutan ko po na ganoon is, ano pa, hilaw pa yung pinakapakpak niya. Yung pinaka-ugat niya, may dugo pa. Pagbunot ko na ganoon, nabunot nga. Kaya lang ang problema, hindi na siya tinubuan ng pakpak. So, na-problema na ako doon, hindi na naging maganda yung kalapate na yan. I heard it's okay, but you know what, mas maganda po kasi syempre, siguro, mas yung kompleto yung ano yung pangpak ng kalapate, di ba? So, ako ang ginagawa natin is ganito. Okay, sa doon, yung balik ako sa clip. Ready po tayo ng kalapate. Yan. Okay, itong kalapate po na ito, medyo matanda na. Siguro, nasa ilang buwan na to. 2021 din po ito, yan. 2021 by Taki. Okay? Ayan, mas maganda mas may edad na eh, pag binunutan mo eh. Tandaan niyo po, ang balahibo ng kalapate, nagpo-full grown po yan ng 45 days. So ngayon, kakalculate niyo kung kailan niyo yung special race ng kalapate at saka kailan magsisimula kayo ng karera. Okay, so in 45 days, kompleto na, fully dito. Yung isang kalapate, isang pakpak po ay isang ganyan ha, fully grown na po dapat dyan. Okay, so ngayon, dati nga, di ba pinuputulan ko itong tip, mga 2 inches. Ayan, miski na pinutulan, pinapalipad ko pa rin. Pero bumabagal ang lipad nila, nahihirapan, nakabutan ng hook, na ayun, nandidisgrasya, kadalasan. Alam niyo naman dito, ang kalaban namin yung number 1 is hook. Hindi po ka sa Pilipinas, kalaban yung mga batang maninerdor at mga lambatero. Dito, hook, ang kalaban namin dito madalas. Ayan ha? Okay, so, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa natin. So, ngayon, ito. Ito, ano ba ngayon? March na ngayon. So, mahigit na na to. Mag-April na. So, tamang-tama na. Nakita nyo, nag-start na siyang mag-mold dito. But, hindi pa po talaga ito yung force molding na ito. Gusto ko lang pakita sa inyo para makahabol yung iba na mga taga rito. Okay, so, hindi nyo na kailangan, hindi na necessary yung naputulan nyo yung kalapate para bunutan. Tandaan nyo, pag nakita nyo po na yung itong secondary flight na ito, yung maiksi na ito, I mean, yung primary pala, yung primary flight na ito, yung 1 and 2, or yung the first one na nabunuta, ano na, na nag-iba na, nabunuta, nalaglag na, tumubo na, pwede nyo na pong bunutin ito. Hindi nyo na kailangan i-crack or i-cut. Kasi nga, kalapati natin hindi pantay-pantay or hindi sabay-sabay yung pinangahanap. So, hindi natin malalaman kung kailan yun na you know magmamature yung kalapati. So basta nakita ko po yung kalapati na yun, may tumubo na. Ibang makikita niyo naman, iba na kulay nung dun sa yung bagong tubo dun sa original. Mas maitim yung bago kesa dun sa luma. Nakita niyo yung light. Ang gagawin ko po dyan, since na ganyan ha, bubunutin ko na po yan. Bunutin mo na kayo, malambot ng bunutin. Nakita niyo naman po, dry na dry. Ano ba natin maan to? Ayan. Ito, dry na dry. Dry na dry na po yan. So, ready na po yan na bunutin. Basta naglaglag na, tumubo na yung first and second na yon. Or miski first lang, walang problema. Pwede nyo na bunutin yan. Prove na po yan. Okay, so bunutin natin. Ito mo, ang lambot na siyang putulin. Kasi nga, ano na sila? Nasa process. Nag-start na yung process ng maturity nila. Magmamature na po yan agad-agad. Okay, tapos
besides dun sa pakpakan bubunutin natin, bubunutin na rin natin yung buntot. Dati, every other tail feather ko ang pagbunod ko. Ngayon, it doesn't matter po. Walang pagkakaiba yan. Bunutin nyo na pong sabay-sabay. Mas appreciate pa nila yan. Kasi, pag binunod pa ng every other tail feather ko yung kalapate, tsaka tas pag tumubod at parang halfway yung mga binunod mo, bubunutin mo siya. Tsaka mo sila bubunutin. Eh, may stress lang po yung kalapate. Eh, nang iiwasan ko rito sa mga kalapati ko is yung ma-stress. Excuse me. Okay? So, it's best na bunutin nyo na lang po silang sabay-sabay. Okay? At, ngayon, nabunot nyo na nga po lahat. Nabunot nyo na yan. Nabunot nyo na yung magkabilang pakpak. Nabunot nyo na yung buntot. Ang papakain na po natin dito, number one, is high-protein diet. Hindi po dati pang, hindi yung mga rice mix ang papakain niya, puro high-protein diet. Kasi po, yung mga protein diet na high protein diet po na yun, yun ang mag-build up at yun mag-build up sa pagtubo nitong mga pakpak natin. Okay? So yun, besides that, ang isa pa pong napaka-importante para mag-start na maglugon yung kalapati nyo. Pagkagawa nyo ng mga, yung mga part na yun, pagpupulat ng pakpak, ng buntot, tapos yung pagpapakain ng high protein diet. Number one po is i-turn off nyo na yung ilaw. Wala na pong hindi nyo kailangan i-on pa yung ilaw sa gabi. Maliban na lang kung na-late kayo na umuwi ng bahay, hindi nyo na pakain yung kalapati, papakainin nyo yung gabi. Okay lang po yun, walang problema yun. Yun lang po ang gagawin nyo. Okay, so, pero number one po is na iwasan nyo na bulubugin yung mga kalapati para hindi may stress, para matuntinyo yung pagdadrop ng kanilang mga balahibo. Okay, so, pagka meron akong kalapating bata pa na hindi pa binubunutan, kasi may naunang mga kalapating ganito, ganun din po gagawin ko. Or hinihintay ko na sila kasi konti lang naman difference yun. Okay? Or, yun nga, babalik na lang po ako tapos pupunutan ko. Iniiwasan ko lang po sila may stress. Okay? Huwag kayo magagalit kung sa tingin nyo, abusing yung ginagawa natin. Hindi po. Normal lang po yan. Okay? Tinuturungan natin sila lang na mag-force mode, accelerate yung kanilang balahibo. Okay? So, wala pong animal abuse. Okay? Ayan. So, ayan, no? Nakita nyo, bunot na yung 9 and 10 feathers, both sides, tapos yung buntot nila. In a week lang po ito, mag-start na magsisipag-drop lahat yan, yung mga balahibo yan, unti-unti na yan, lalo pa ngayon, yan, nakikita nyo naman yung itsura na itong henna ito. Ayan, no? Ano ba ito mag-focus sa akin? Yan. Ay, ito naman yung ulo niya. Oh, nagtatanggal ni balahibo. Magsisimula na pong magano yan. Magsisimula na magdadrop ng todo-todo yan. Dere-derecho na yan. At ano pa nga ba? So, yan. Ilaw, number one. Once na mawin, di ba? Recap lang tayo ng mga pinagagawa natin. Once na mawin yung kalapate, ilaw, 24 hours. Huwag mo nang wala kayo ng mga timer, pwede nyo nang 24/7 yung ilaw na yan. Tapos, start nyo silang training, i-lock line nyo man lang para in case na pagbalik na sila nila ang mga kalapati na ito, yung mga balahibo nila, pag pinawalan nyo, hindi sila magpa-fly away or, yeah, overfly. Kasi medyo strong na sila pagka tumubo na yung mga pakuli eh. So, kailangan at least na may nare-remember na sila sa lock mo pagka yung mga kompleto na yung mga pakpak nila. Very important po yun. Okay, dahil so wala akong time, hihintay ko lang po silang matapos magsipag-mode. At saka, yun, marami tayong nawawala na dahil mas very strong na pag pinawala natin. But, okay lang po sa akin. Walang problema sa akin. Okay? So, yun nga. Ilaw, training, tapos, bubunutin na yung 9th and 10th flight. Once na mag-drop na itong first and second primary flight nila, at saka along with the tail feather. And then, bibigyan nyo sila ng high protein diet. Number one po yung high protein diet, clean food. Tapos, try to avoid na magano sila na may stress. Huwag kayong pasok para check-in yung mga kalabate nyo. Okay lang po sila dyan. Nagre-relax lang yan. Yung tamang dilim lang po ang magpapakalma sa kanila. Okay lang po sila kakalabas sa aviary. You know, hindi nyo kailangan na masyadong dark dun sa ano na yan, sa kulungan nyo pagka nagano na kayo. Pagka nag-force molding na kayo. Kung kaya lang kayo nagda-dark yun na ng
love nyo, pagka darkening system ginamit nyo, wala kang gagawin na puputulan ng mga ganyan. Hindi po kailangan sa system na ginagawa ko yan. Okay? Yun na, number one, basta drop na yung first and second primary flight niyan. Pwede nyo na rin po ito, bunutin nyo 9th and 10th flight na hindi giniglip yung mga tip of the feathers. Okay? Hindi nyo na kailangan yun. At ano pa ba? Pagkain, 30% yung ginagamit ko mga protein na ginalawa ko po yung pagkain ng manok na high protein content talaga siya. Para mas mabilis mag-drop ang balahibo at saka mas maganda ang tubo. Tandaan nyo, nasa protein po yung pagkain na yun. Maganda ng tubo ng balahibo. Okay? So, yun lang muna po ngayon ulit. Okay? So, again, if you like this video, please like, share, and subscribe. At kung mayroon pa yung mga gusto mong i-suggest, just comment down below, okay?